ng ano, mga Beshiwap, pasap-pasap sa inyo. So, andito tayo sa may Sogwangju Temuso. So, ito ay tax office. Pero ngayon, pupunta ako sa immigration. Kasi, ako ay magre-register. Okay. I-re-register ko yung sarili ko sa bago kong company. Ito yung company na kakaiba. Ako yung magre-register. Okay. Ang kalimitan kasi, company na yung magre-register. Okay. Ngayon, puro register ang sasabi ko kasi magre-register tayo mga Beshiwap. Ito yung mga dokumento. Pakita ko na rin sa inyo mamaya, no? Okay. Katabi niya lang yung immigration office. Doon tayo magre-register. So, yung immigration office, dito lang siya. Kalapit lang. Yan. Ito naman yung building ng ano. Tax. Magkatabi lang. So, kung galing kayo sa Pyeongdong or... O basta nasa Pyeongdong ano kayo, train station, baba lang kayo sa Uncheon. Uncheon-yok, tapos lalakarin nyo na lang, malapit lang. Hingal ako, paahon to eh. Okay. At saka pala mga Beshiwap, may bayad siya ng 120,000 won. Magre-register ako ulit. Yun. Yun lang. So yun na nga, andito na tayo sa may Gwangju Churipguk sa Muso. Ayan. Ito yung building nila, pasok tayo. So number 46 pa lang mga Beshiwap, pang 49 tayo. So ito yung mga kailangan, passport, saka ARC card. Tapos appointment receipt, ito pang number 49 tayo. Application, report form. Ito, Yudugin Gunluja Goyong Hogaji Hagasu. Standard labor contract. Ito yung kontrata ko dun sa Yudong bago kong company. Tapos second page. Ayan, second page ng kontrata. Ito ay sa Opyong Tungrukyong. Confirmation of residence, accommodation. Yung ARC card ng aking Jumin Tungrukyong, ng aking amo. Foreigner occupation ng annual income report form. Tatlong page ito mga bes. So walang fill up yung pang-una at pangalawa. So pangatlo may check siya. Check tapos check. Ayan. So ito naman yung Sulok Gum Mik Jumyong. Ayan. So yan lang yung mga kailangan. Sulok Gum Mik Yondang araw nandoyo? Ne, isa. Kita pa po nandoyo? Ne, papa sa yo. Ne. Ne. So, ayan yung ayan Facebook sa mga. So, yun mga Beshiwap, no? Pauwi na tayo at nakapag-register na tayo sa Churipguk Samoso. Ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi ako i-re-register dito sa tax. Malalaman ko na lang siguro sa sahod ko kung may tax ba ako.
Pero okay na, nakatapos na tayo sa Churik ko kasama. So, nagbayad tayo ng 120,000 won. Plus, tinatakan na yung ating ARC card. So, ganun lang pala yung pag-register. Yun lang yung mga kailangan. Pero, opisina nyo na yung mag-asikaso noon dapat. Ayun, first time ko kasi nangyari sa akin to. Kaya, ayun, ako din yung nag-register. Pwede pala yun. Foreigner na rin ang magre-register. Yun lang. Maraming salamat sa mga nanood. At, ngayon is nag-ano lang ako, half day. Pero papasok pa rin ako, pwede naman pumasok. Yung aking company ngayon is paggawaan ng tinapay. Maganda yung ano, pasahod. Walang Sabado, walang Linggo, pero 3 million pa rin mga bes. Yung nakaraan, 3 million tayo pero may Sabado Linggo. Ngayon, happy tayo sa OT pag Monday to Friday. 4 hours lagi OT natin mga bes. Compute nyo, 9160 times ganyan-ganyan. So, yun lang. Maraming salamat at ito na yung tax office yan eh. Hindi ako na-register. So, bye-bye! So, yun mga Beshwap. Hindi ko nare-recommend pala na huwag niya akong tutularan. Ayun na kailang lipat ng company. Kaya lang naman ako lumipat ng ibang company is dahil may mga dahilan. So, ayun. Saka ko na ipapaliwanag sa inyo. Pero huwag niyo akong gagayahan yung palipat-lipat ng company. Kasi yung 1-year extension, kinonsider ko na rin na ano, parang free. Free lang talaga. So na nga pala, yung aking visa is hanggang 2024 pa. So 2024 ang expired. Na-extend na yung 1 year and 10 months ko. Kabibigay lang. Yung nasa kontrata ko, hanggang 2024 na ang expired ng visa ko. Binigyan na tayo ng 1 year and 10 months. Ayun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat ulit, yun lang.